Matapos namin magkwentuhan ay umorder si Lolo Rafael ng pagkain namin. Dumating din si Giselle at Rose kaya naging kumpleto kami. Hanggang sumapit na ang gabi at kailangan na nilang umuwi. Kami na lang ni Jovan ang naiwan sa kwarto ko. Hindi pa daw ako pwedeng lumabas dahil kailangan pang i-monitor ang sugat sa ulo ko. Siguro, aabutin pa daw ako ng 2 araw dito sa ospital. Rest wife, kailangan makabawi ng katawan mo. Malambing na sabi ng asawa ko habang inaayos ang pagkakahiga ko. Ngumiti naman ako sa kanya sa kasinanyasan siyang tumabi sa akin. Tabi tayong matulog. Napatigil naman siya sa ginagawa ko saka ako tinignan. Are you sure? Paninigurado nito na siyang kinatawa ko. Parang hindi naman kami nagtatabing matulog. Yes, gusto kong katabi kita kasi kapag magkatabi tayo, kumakalmang katawan ko at masarap ang nagiging tulog ko. Feeling ko safe ako lagi sa mga bisig mo. Nakangiti kong sambit. Tila naman siya natigilan sa aking sinabi. Namula rin ang tenga nito at leeg. Cutie. Okay. Yun ang sinabi niya bago tumabi sa akin. Maingat niyang tinaas ang ulo ko para ilagay ang braso niya. Humilig naman ako sa kanyang dibdib at pinakiramdaman ang tibok ng puso niya. Sobrang bilis nito. Wife. Hmm? Sagot ko habang nakapikit at pinapakiramdaman pa rin ang kanyang puso. What if may malaman ka tungkol sa akin na hindi mo inaasahan? Paano kung may nililihim pala akong sekreto sa'yo? Anong magiging reaksyon mo kapag nalaman mo siya? Maggalit ka ba sa akin? Bigla ako napamulat. Lumayo ako ng bahagya sa kanya saka siya tiningala. Nagkasalubong ang mga mata namin. Kitang-kita kong lungkot at takot na nakabalatay sa maganda niyang mga mata. Ito ba yung pinag-uusapan nila kanina? Biglang kumabog na mabilis ang puso ko. Bakit feeling ko hindi magandang malalaman ko? Ano ba talagang dapat kong malaman? Gusto kong magtanong pero ayoko siyang pangunahan. Depende. Hindi ko naman agad masasabi kung magagalit ako o hindi. Depende sa malalaman ko. Bakit mo natanong? May tinatago ka ba sa akin? Seryoso kong tanong na nagpalunok sa kanya at naging dahilan ng pagkabalisa ng mga mata niya. Wala. Natanong ko lang. Sige na, magpahinga na tayo. Hinalikan niya na ako sa noo. Hindi naman na ako umimik. Malalim ng gabi pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi maalis sa akin ang mga narinig kanina tapos isama pa ang tanong ni Jovan sa akin. Anong sikretong tinatago mo sa akin, hubby? Bakit tila takot kang malaman ko? Hanggang sa inabot na ako ng madaling araw na yun pa rin ang nasa aking isipan. Nakatulog lang ako ng bandang magliliwanag na. Mabilis lumipas ang mga araw. Nakalabas na ako ng ospital at nandito na sa mansyon. Magaling ng mga natamo kong sugat sa braso. At medyo naman ang nasa aking noo. Ilang araw na rin hindi pumapasok sa kumpanya si Jovan dahil siyang nag-aasikaso sa akin. Ewan ko, simula nung nasa ospital kami, mas lalong naging sweet, caring ang asawa ko. Basta ang laki ng pagbabago niya. Gusto nito siyang nag-aalaga sa akin, ayaw niya umaalis sa tabi ko. Ginagawa niya, dinadala niya papers at laptop niya sa kwarto namin at doon siya nag-work. Para daw nababantayan pa rin niya ako. Nakakapanibago ang mga kinikilos niya. Pero hindi ko nalang pinapansin na tinahayaan siya. Bumaba ako sa kama dahil naboboring na ako dito sa kwarto. Gusto ko muna maglakad-lakad at tumambay sa gazebo. Pero bago yun, magpapaalam muna ako sa asawa ko. Baka maging drago na naman yun kapag hindi ako naabutan dito sa kwarto. Pumasok ako sa banyo para maghilamos sa ka-toothbrush. Inayos ko muna sarili sa kalumabas ng kwarto. Ang sabi sa akin ni Jovan kanina, sa opisina niya dito sa mansyon muna siya tatambay dahil may kailangan siyang tapusin na mahalagang trabaho. So doon ko siya pupuntahan para makapagpaalam na tatambay muna ako sa gazebo. Hinanap kong opisina niya. Grabe, ang laki talaga ng masyong ito. Lumawak ang ngiti ko na makita na din sa wakas ang opisina niya. May pangalan niya sa mismong pinto. Nakalagay doon ay Jovan's office at ang katabi naman nito ay kay Lolo Rafael na office. Cute, may pangalan pa talaga nila. Akmang kakatok na ako na mapansin na hindi pala nakalapat ang sarado ng pinto at may konting uwang yun. Hinawakan kong doorknob at bubuksan na sanang mapatigil ako. Dahil may kausap pala siya, tumigil ako saglit. Mukhang hindi ko siya pwedeng maabala. Siguro, mamaya na lang ako magpapaalam. Akma na akong tatalikod na marinig kong pagsigaw ni Jovan sa loob ng kanyang kinatigil ko. Do what I say, Ventura. I am the king of the underground. I am the highest mafia boss in the underground. So what are you afraid of? Para akong natulos sa aking kinatatayuan. What did he say? Biglang nagtaasa ng balahibo ko sa katawan dahil sa narinig at sa nakakatakot na boses niya. Mafia boss?
It's time for me to go back to the underground. Find all of Monica's men and ask where their boss is. If they don't confess, kill them. Nanlamig ako. Hindi ko makilalang boses ni Jovan. Sobrang lamig at nakakatakot nito. Okay, King. Pupunta na kami sa underground para gawin ng trabaho. Narinig ko namang boses ni Liam. So sila ang kausap ng asawa ko sa loob. Tell them the mafia boss is back. Malamig at seryosong tura ng asawa ko. Napasingap ako't nanghihinang umatras sa pinto. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit King ang tawag nila kay Jovan. Isa pala siyang mafia boss. Tumahimik sa loob. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin na nakakatakot na itsura ng asawa ko. Pero unti-unti yung napalitan ng gulat na reaksyon na makita ako sa kanyang harap. Wife, kinakabahan niyang tawag sa akin. Bigla ring nawala ng kulay ang kanyang mukha. Akma siyang hakbang palapit sa akin na umiling ako. Nanginginig ang katawan ko dahil sa nalaman. Isa siyang mafia boss? Akala ko sa ibang bansa lang merong ganun, pero dito din pala sa Pinas. Ang mas nakakagulat, ang mismong asawa ko ay isang mafia boss. Kung hindi ako nagkakamali, ang katulad nila'y walang awang pumapatay. Puro illegal ang negosyo. Bigla ko naalala na pumunta kami sa warehouse. Nasa loob ay casino at bar. Now it makes sense. Kaya pala maraming mayayaman na nandoon. May mga baril at nagkakagulo dahil isa pala yung illegal na casino at mukhang hawak na mga katulad niyang mafia. Kaya hindi hinuhuli dahil may kapit sila. A controlling influence mafia. Wife, let me explain. Kinakabahang sabi niya. Bigla sumulpot sa kanyang likod si Mark at Liam. Mukhang pati sila ay miyembro ng mafia. Napailing ako. Hindi ko akalain na nakakasalumuha ko ang katulad nila. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit ang gagaling nilang makipagbarilan at laban kung bakit wala silang takot. Unti-unti kong naiintindihan. Ito ba ang gusto niyang sabihin sa akin? Ang pinag-uusapan nila noong nasa ospital ako? Humakbang si Jovan kaya umatras ako sa katinitigan siya. Alam kong kitang-kita sa aking itsura ang takot. Hindi niya ako masisisi. Please, don't come near me. Nanginginig na sabi ko't nagsimula nang maglandasan ang mga luha sa aking mata. Bumakas sa gwapo niyang mukha na nasaktan siya sinabi ko. Kailangan ko umalis dito, baka hindi ko nakayanin at mas malambot pa ang mga tuhod ko. Wife, hayaan mo ko magpaliwanag oh, please. Don't cry. Umiling-iling ulit ako. Please, huwag ka na muna lalapit sa akin. Pagkasabi ko noon ay tumakbo ako papalayo sa kanila. Narinig ko pang tawag sa akin ni Jovan, pero hindi ko yun pinansin. Nasasaktan ako. Natatakot ako, naguguluhan. Kainis? I didn't know that. Asawa ko ang isang mafia boss? Jovan's POV. Para akong sinubugan ng bomba at paulit-ulit binaril dahil sa nakita kong reaksyon ni Alexa. Napakasakit makita sa maganda niyang mga mata ang takot at galit. Para sa akin, dumating na pinaka-kinatatakutan ko. Alexa! Tawag ko dito takma siyang susundan pero mabilis ako napigilan ni Abad. Don't follow her, King. Let Mama Alexa think first. Mahina akong sabi niya kaya hindi na ako sumunod pa. Tang na! Galit na sigaw ko sabay sunod-sunod na sinuntok ang pader sa aking gilid. Wala akong pakialam kung dumudugo ng kamao ko. Buisit, bakit ngayon pa niya nalaman ang tungkol sa isa pang pagkatao ko? Bakit sa maling paraan pa? Siguradong narinig niya pinag-usapan namin kaya ganoon na lang ang kanyang takot. King, kumalma ka. Galit kong hinarap si Ventura. Kalma? How can I calm down if I know my wife is mad and afraid of me? How can I explain everything to her? Tinalikuran ko sila sa kamuling pumasok sa loob ng opisina. Dumiretso ako sa bar counter at nagsali ng alak sa baso sa katinunggayon. King, tuloy pa rin ba ang plano? Tanong ni Liam. Sumunod pa rin pala sila dito sa loob. Muli kong sinalina ng alak ang baso ko, saka dumiretso sa bintana para makapag-isip ng maayos. Yeah, tuloy pa rin. Kayo nang bahalang hanapin si Monica. Gusto kong iharap niyo sa akin ng buhay. Isa pa pala, ang magaganap na transaksyon sa Pier de Lago. Alamin niyo kung sino-sinong grupong pupunta doon at kung kailan. Seryoso kong sabi bago sumimsim ng alak. Ito ba yung transaksyon tungkol kay Mr. Haro, King? Yeah, hindi ako natutuwa sa ginagawa ni Mr. Haro. Pati ako kinakalaban. Hinyo na akong may hawak na isa sa mga magagandang klaseng mga baril. Pero kinalaban niya ako. Inagawan niya ako ng kliyente. Ngayon ay magaganapin pa sa kanyang Pier. Alam kong hindi magandang balak niya, kaya unahan natin siya at sisirain kung ano man yun. Mali nang kinalaban ng lalaking yun. Akala ko nagkakaintindihan na kami pero hindi pala. Ngayon makikilala niya na kung sinong pinuno ng underground. Bala ko nang ilantad ang sarili ko bilang king ng underground. Makikilala na rin nila sa wakas kung sinong pinuno ng black organization.
Yun lang ba, King? Yeah, kapag may nakalap kayong impormasyon, sabihin niyo agad sa akin. We need to settle this dahil kung hindi bababang sales natin. Ariglado, King. Aalis na kami. Babalitaan ka na lang namin. Tumango lang ako bilang tugon. Naramdaman ko na lang ang kanilang paglayo. Natuloy na silang makalabas ng opisina, ay nagbuntong hininga ako. Now, how can I explain to my wife about my secret being a mafia boss? Siguradong hindi niya ako kakausapin. Takot na takot siya. Nanghina ako naglakad patungo sa swivel chair at pabagsak na naupo. Binaba kong hawak na alak sa kaproblemadong napahilamos ng mukha. Ito na bang katapusan ng maliligayang araw ko? Buisit. Yeah, I think ito na nga. Wala na akong ibang choice kung hindi humanap ng tamang tiyempo para makausap si Alexa. Kahit alam kong kamumuhian na niya ako ngayon, she need to know the truth about me. Ito naman talagang gusto ko. Wala akong choice kung hindi sabihin din sa kanya. Sa sunod-sunod na nangyari sa kanya, natatakot na ako para sa kaligtasan niya. Lalo na ngayon na kumikilos na ulit ako sa underground. Bahala na. Siguro kakausapin ko siya bukas. Sa ngayon, hahayaan ko muna siyang makapag-isip-isip. Tumayo na ako at naisipang bumalik sa kwarto at katulad ng inaasahan ko, wala doon si Alexa. Sigurado nasa guest room siya dumiretso. Pabagsak akong humiga sa kama sa kakinuhang una na ginagamit ni Alexa, saka ito niyakap. Ngayon pa lang namimiss ko na siya. I'm so sorry, wife. Sana maintindihan mo lahat. Sa pagmumuni-muni ko ay hinatak na ako ng antok. It's been 3 days pero hindi pa rin ako pinapansin ni Alexa. Napakailag niya sa akin. Kapag nararamdaman niyang papalapit ako sa kanya, ay mabilis siyang iiwas. Hindi ko tuloy siya makausap. Ang hirap niyang abutin ngayon. Sa guest room na nga siya namamalagi. Hindi na siya napunta ng restaurant o kahit sa kumpanya. Sabi sa akin ng ibang katulong, nalabas lang daw ito kapag wala na ako sa mansyon at kung nandito naman ako, lalabas lang siya kapag kakain at pinapatawag ni Grandpa. Talagang iniiwasan niya na magkatagpo ang aming landas. Ganun na ba siya kagalit sa akin? Alam kong nakakahalata ng mga kasama namin dito sa mansyon, pero hindi lang sila umiimik. Napabuntong hininga ako bago napagpa siyang lumabas ng kwarto. Wala akong balak na pumasok ngayon sa kumpanya. Ilang araw na rin akong lutang dahil ang nasa isip ko ay si Alexa. Hindi siya mawaglit sa isip ko, lalo na noong malaman niya kung ano ba talaga ako. Saktong paglabas ko sa kwarto ay naabutan ko si Alexa na kalalagpas lang sa kwarto ko. Pababa na rin ito, mabilis ang sinarado kong pinto. Sa katahimik na sumunod sa kanya. At least, kahit nasa ganito nakikita ko siya. Mapait ako napangiti. Feeling kong layo-layo na ng agwat naming dalawa. Naging maingat ang bawat takbang ko dahil alam kong ayaw niya pa akong makausap o makita man lang. But I was surprised when Alexa suddenly stopped walking. It's a good thing I stopped quickly kung hindi siya tatama ako sa likod niya. Napalunok ako. Bigla akong hindi mapakali sa kinatatayuan ko. Shit, what is happening to me? Bakit kasi sinundan ko pa siya? Baka lalo pa siyang magalit sa akin. Iniiwasan nga niya ako. Are you going to stand there, Jovan? She said in a cold voice. Hindi pa rin siya lumilingon sa akin. Muli ako napalunok. All my life, ngayon lang ako natakot ng ganito sa babae. Ewan ko pero natatakot ako sa pwedeng sabihin ni Alexa. Anytime she can tell the words, I'm afraid to come out to her mouth. Tumikim ako saka nagsalita. Mauna na nga akong bumaba. Sorry, mauna na ako. Akma akong hahakbang nang bigla siyang magsalita ulit. And where are you going? Nagalangan naman akong sumagot. In the dining? Sagot ko pero mukhang wrong move yun dahil bigla siyang humarap sa akin. Nalilisik ang kanyang mga mata. So ganun na lang, wala kang balak kausapin ako. Wala kang balak na ipaliwanag sa akin ang side mo? Kung bakit tinago mo sa akin ang pagiging mafia boss mo? Sunod-sunod niyang tanong na siyang kinabigla ako. Hindi ako makapaniwala nakatingin sa kanya. Shit, kinakausap niya ako. What do you mean? Nautal kong tanong. Napasapo siya sa kanyang noo. Bakit ang slow mo at manhid? Porkit iniiwasan kita, hindi mo na ako kakausapin? Hindi mo na ipapaliwanag yung side mo? Yes, aaminin ko na takot ako, nasaktan at naguluhan. Pero kahit ganun, nangibabo pa rin sa akin yung malaman ang dahilan mo kung bakit pinasok mong pagiging mafia boss. Alam kong may dahilan ka kaya ginawa mo to. Now tell me everything. I'm ready to listen to you. Seryoso niyang sabi na nagpatulala lang sa akin. Hindi ako makapaniwala nakatingin sa kanya. Hindi ka na galit? Seryoso ka ba? Tumango naman siya. Yes, tell me everything. Lahat-lahat, Jovan. Isang ngiting pumaskil sa aking mga labi. Oh shit, akala ko hindi na talaga niya ako kakausapin. Akala ko iiwanan niya ako pero heto siya.
Thank you, wife. I will tell you everything. Tumangon naman siya. Let's go. Doon tayo mag-usap sa gazebo. Tumalikod na siya sa kanaunang naglakad. Mas lalo akong napangiti bago siya sinundan. Alexa's POV. 3 araw nang lumipas, naging mahinahon na ako. Nawala ng galit na nararamdaman ko at takot. Kahit papaano kumalma ng sistema ko, naiiwan na lang sa akin ang mga katanungan. Anong naging dahilan ni Jovan para humantong siya sa ganito? Gusto ko nang malaman ang kanyang dahilan. Naihanda ko ng sarili sa anumang maririnig ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi naging madali para sa akin lahat, lalo na ng araw na malaman ko tungkol sa sekreto ng asawa ko. Para akong sinaksak dahil masakit para sa akin. Hindi ko akalain na sa likod ng kanyang pagiging malambing, maalaga, isa pala siyang mafia boss. Nakakagulat dahil hindi ko malang nahalata yun, ni hindi nga pumasok sa isip ko yun. Sa nakalipas na mga araw, iniwasan ko pa si Jovan dahil hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan dahil sa naging reaction ko. Nahihiya ako sa naging asal ko. Pero hindi naman din niya ako masisisi lalo pat nagulat ako. Nakakatakot kayang malaman na isa pa lang mafia boss ang asawa mo. Idamay pa na pumapatay sila. Biglang nagtaasa ng balahibo ko sa batok. Jeez, siguro naman may malalim na dahilan kapag pumapatay sila. Ice, ano ba tong iniisip ko? Makalabas na nga. Napalook ako ng madadaan kong kwarto namin ni Jovan. Nasa loob kaya siya o pumasok sa kumpanya? Ice, kailan kaya ako balak kausapin na lalaking yun? Tch, noong nalaman kong tungkol sa pagkataon niya, gusto niya ako makausap agad tapos ngayon? Hindi man lang ako suyuin ang kausapin? Nang makalagpas ako sa kwarto namin ay siya namang bukas nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tila ako naging excited na malaman na nandito pala siya at hindi pumasok sa kumpanya. Kinalma kong sarili, lalo nang maramdaman kong nakasunod siya sa akin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Kakausapin na niya siguro ako. Pero malapit na kami sa hagdan, wala pa rin nagsasalita. Tila mali ang aking hinala. Mukhang nakasunod lang siya sa akin kaya tumigil ako sa paglalakad. Kung hindi niya ako kakausapin, pwes akong kakausap sa kanya. Aba, hindi ko na kaya. Namimiss ko na rin siya sa totoo lang. Kahit sabihin na ganun ang tinatago niyang sekreto, hindi pa rin naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mas nangibabaw pa ngayon, kaya heto ako tanda siyang kausapin. Handang tagapin siya, kung ano man siya. Ganun ata talaga kapag mahal mo yung tao, tatanggapin mo yung bad side and good side niya nang walang pag-aalinlangan. Huminga ako ng maayos bago nagsalita. Are you going to stand there, Jovan? I said in a cold voice. Akala ko pipiyok ako. Sinadya ko malamig ang aking boses dahil naiinis ako sa kanya. Hindi ako lumingon agad. Hinihintay kong kanyang isasagot sa akin. Sorry, mauna na ako. Napakunot noo ako. Taliwas sa gusto kong mangyari ang kanyang sinagot. And where are you going? Muli kong tanong. In the dining. Nainis na ako. Hindi ba niya nahalata? Humarap ako sa kanya at nanlilisik ang mga matang tinignan siya. So ganun na lang, wala kang balak kausapin ako? Wala kang balak na ipaliwanag sa akin ang side mo? Kung bakit tinago mo sa akin ang pagiging mafia boss mo? Nakakainis. Bakit ngayon na may chance na siyang kausapin ako, hindi niya gawin? Samantalang nung nakarang araw nilalapitan niya ako para lang makausap, ngayon para siyang ewan sa harap ko. What do you mean? Really? Nuutal pa siya? Napasapo na lang ako sa aking noo. Gosh, bakit feeling ko ibang Jovan tong nasa aking harap? Nasa na nakakatakot, matapa, masungit at laging iritadong asawa ko. Bakit ang slow mo't manhid? Porkit iniiwasan kita, hindi mo na ako kakausapin? Hindi mo na ipapaliwanag yung side mo? Yes, aaminin ko na takot ako, nasaktan at naguluhan. Pero kahit na ganun, nangibabaw pa rin sa akin yung malaman yung dahilan mo. Bakit pinasok mong pagiging mafia boss? Alam ko may dahilan ka, kaya ginawa mo to. Now tell me everything. I'm ready to listen to you. Seryoso kong sambit. Hindi naman siya makapaniwala nakatingin sa akin. Natulala pa nga. Hindi ka na galit? Seryoso ka ba? Tumango naman ako. So akala niya galit pa rin ako. Kaya siguro hindi niya ako kinakausap. Ay, sabagay. Yes, tell me everything. Lahat-lahat, Jovan. Gustong-gusto ko nang malaman ang lahat. Sumilay naman ang isang totoong ngiti sa kanyang mga labi. Gosh, namiss kong lalaking kaharap. Pero kalma self. Thank you, wife. I will tell you everything. Finally! Let's go. Doon tayo mag-usap sa gazebo. Tumalikod na ako sa kanaunang naglakad. Siyempre, kailangan cool lang. Aba, ngayon na alam ko ng mafia boss ang asawa ko, dapat cool din ako. Char! Naramdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin hanggang sa makarating kami sa gazebo. Naupo ako sa mahabang couch.
Sumunod din naman siya. You can start now. I want you to tell me everything, Jovan. Seryoso kong sambit. Tumango naman siya kaya humarap ako sa kanya at tinintay ang sasabihin nito. Well, when I was young, I'm aware of everything. Alam ko ng tungkol sa mafia and because I'm the eldest and male in our clan, I'll be the next to rule the underground. So grandpa and daddy trained me very well to be a good leader of our organization. So nasa lahi na pala talaga nila? Hindi ko akalain na naging mafia boss si Lolo Rafael. Hindi halata sa kanya dahil ang bait-bait kaya niya. Hindi niya kami pinakita ng masama kahit kay Jovan nga napasaway pa noon eh. Everyone is afraid kapag sinabing mafia. Hindi dahil isa kang mafia masama ka na agad at basta-basta nalang pumapatay. Hindi ganun yung wife. May kanya-kanya kaming dahilan bago pumatay o kaya makipagtransaksyon. Iniisip ng mga tao na tayo na napakasama namin. Ngunit hindi nila alam na kami ay may magandang intensyon. Mabubuting gawa upang makatulong sa mga tao. Tumutulong kami sa pagpapayaman sa komunidad, protekta ng mga tao. Pagkatapos ng mga natural na sakuna, tapusin ang mga pag-iigpit ng batas. Binabawasan din natin ang grupong gumagawa ng mga krimen. Hindi nila alam yun kasi ang alam nila, puro kasamaan ang ginagawa ng mga katulad naming mafia. Akala nila puro patayan lang, na kami ang batas at malakas ang influence. Wow, ngayon ko lang nalaman na may mga ganda rin pala silang gawain. Isa rin ako sa nag-iisip na masama sila at basta pumapatay. Pero ilan na kayang napatay ni Jovan? Biglang nagtaasan ang balahibo ko. That is the goal of our organization, the black organization built by grandpa and my father. We are not just a mafia, we have a good intentions. Dahil mga salungat kami sa gawain ng ibang organisasyon, marami kaming nakakalaban. Galit sila dahil sa ginagawang pagpapatakbo ni grandpa at dad noon sa underground. At yun ang naging dahilan kung bakit namatay ang parents ko. Napasingap ako. Bumalati sa gwapong mukha ng asawa ko ang lungkot. Tumingin sa akin at tipid ng umiti. Ang sabi noon namatay ang magulang ko sa isang car accident. Pero ang totoo sinadya yun, isang ambush ang naganap. Hindi namin alam kung anong organisasyon ang gumawa noon. Until now, hindi pa rin namin ito napagbabayad sa kasalanang ginawa niya sa parents ko. Magagaling silang magtago. Matagal ko na silang hinahanap pero lagi akong bigo. Ito pala ang totoong dahilan ng pagkamatay ng magulang niya. Bigla akong nalungkot. Simula nang mamatay ang parents ko, marami ang nagbago sa underground. Maraming kumakalaban sa amin. Pero hindi ko yun hinayaan. Mas nagbago ang underground dahil sa akin. Pumapatay ako ng miyembro ng iba't ibang organisasyon. Naging marahas ako dahil sa paghahanap ng hustisya para sa aking mga magulang. Hindi ako masisi ni Lolo kung ganun ang nagawa ko. Isa akong anak na nawala ng magulang. Isa pa, naawa ako kay Alaysa. Dahil sa murang edad na wala na magulang. Hindi man lang ito naranasan na makasama na matagal sila mom and dad. Now I understand. Sabi ko na, may dahilan ang lahat. Lahat-lahat na nangyari ay may matinding dahilan. Hindi ako umik dahil alam kong may sasabihin pa siya. Naghanap ako ng hustisya sa maling paraan. Dinami kong ibang organisasyon na wala namang kasalanan. Ako ang sumira sa magandang organisasyong ginawa nila daddy at grandpa. Sa kagustuhan kong magiganting wala na akong sinasanto, naging bingi ako't bulag sa lahat. At ngayon hindi pa rin ako sumusuko sa paghahanap sa grupo na pumatay sa magulang ko. Tinigil ko lang pagpatay sa mga organisasyon na wala namang kasalanan. You know what? Ngayon ko lang napatunayan na tama palang ginawa ni Lolo Rafael. Nagpapasalamat ako dahil hinanap ka niya at pinakasal ka sa akin. You are the reason for me to stop doing bad things in the underground. Ngayon ang pangunahing layunin ko ay mahanap ang salarin sa likod ng pagkamatay ng aming mga magulang. Kapag nakuha ko ng hustisya, handa na akong ayusin ang underground tulad ng pagpapatakbo noon ni Lolo. Mas naiintindihan ko na ang mga sinasabi sa akin noon ni Lolo Rafael na ako daw ang magpapabago sa kanyang apo. Na ang nagpabago sa kanya ang pagmamahal. Ang pagmamahal na nabuo na hindi namin inaasahan. Humarap sa akin si Jovan. Malamlam ang mga mata niya nakatingin sa akin. May nababasa akong takot at lungkot sa kanyang magandang uri ng mga mata. Ngayong alam mo ng lahat, nasa iyo ang desisyon asawa ko. Kung iiwan mo ko, okay lang, naiintindihan ko yun. Aaminin ko naging masama ako at nakapatay ako ng maraming tao. Marami akong nagawang kasalanan. Maintindihan ko kung iiwan mo ko at hindi mo makakasama ang isang katulad ko. At kung iiwan mo ko, okay lang, at least safe ka. Malayo ka sa panganib na nakadikit sa akin. Ang iyong kaligtasan ay mas mahalaga sa akin. Kakayanin kong sakit, ang mahalaga ay ligtas ka at hindi na muling masasaktan. Sinalubong kong mga mata niya at tinitigan. Hindi agad ako mimik. Inakala ba niya na iiwan ko siya dahil nalaman ko na ang lahat? Ngayon naiintindihan ko na. All he wants is justice for his parents.
and they are not bad type of mafia. Yes, they kill, but there is a reason. Bumuntong hininga ako, mas lalong hindi siya mapakali. Maya-maya sinanyasan ko siyang lumapit sa akin. Nagtataka naman siya pero sinunod pa rin niya ang gusto ko. Nang makalapit siya sa akin ay agad ko siyang dinamba ng yakap. Nanigas naman siya at hindi nakagalaw. Wife, shh, let me hug you. Alam kong hindi naging madali para sa iyong lahat at naiintindihan kong lahat, hubby. Bigla naman siyang lumayo sa akin, hindi makapaniwala. It means that, ngumiti ako tumango. Hindi kita iiwan, mahal kita, Jovan. Hindi basehan ang mga nangyari at nalaman ko para iwan kita. Mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kung ano ka, tanda kitang mahalin kahit sino ka pa. Hinding-hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Napansin kong pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sabay kabik sa akin para muli akong yakapin. Naiiyak ko rin siyang niyakap pabalik. Oh goodness, hindi ko alam kung anong nagawa ko mabuti para ibigay niya sa akin ang isang katulad mo. Thank you, wife, for accepting me and loving me. Hindi ko alam kung deserve ko ba ito. Hinagod ko ang kanyang likod dahil naramdaman ko ang pag-uga ng kanyang balikat. Kahit ako'y tuluyan ang naiyak. You deserve this, hubby. Deserve mong mahalin dahil mabuti kang tao. Ginawa mo lang naman to dahil may malalim kang dahilan. Sana makuha mo na ang matagal mong hinahanap na hustisya para sa parents mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Hindi umimik si Jovan, umiiyak lang siya sa akin balikat. Alam kong matagal na niyang kinikimkim ang nararamdaman niya at ngayon niya lang yung nailabas. Nang kumalma na siya, unti-unti na siyang lumayo sa pagkakayakap sa akin. Ngumiti ako na matamis. Feeling better? Yeah, that's good. Minsan kailangan din nating ilabas ang mabigat na nararamdaman natin. Dahil kahit papaano, gumagaan ang pakiramdam na hindi ko na. Naituloy yung sinasabi ng kabigyan niya ako para dampian ang isang halik. Sa bawat galaw ng aming labi, ramdam kong pagmamahal niya sa akin. Nang lumayo siya ay may matamis na ngiti na ang nakapaskil sa kanyang mapupulang labi. I love you, wife, ngumiti ako. I love you too, hubby. Ngayon na nagkalinawan na kaming dalawa, may ire-request ako sa kanya. Hubby? Hmm? Maaari mo ba akong turuan kung paano humawak ng baril at lumaban? Gusto kong matuto para may pagtanggol kong sarili ko. Hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari, hindi tayo lagi magkasama. Kaya maganda kung may alam pa rin ako kahit papaano. Tumahimik siya at seryoso lang nakatingin sa akin. Sana pumayag siya dahil gusto ko talagang matuto. Bumuntong hininga siya. Fine, sa tingin ko maganda nga yun para maprotektahan mo sarili mo. Napangiti naman ako ng malawak, saka siya dinamba ng yakap. Thank you, hubby. Excited na ako matuto. Magiging cool na rin ako, katulad nila. Ano nang mangyayari ngayon nalantad na ang tunay na pagkatao ni Jovan sa kanyang asawa? Pasukin din kaya ni Alexa ang underworld na pangalawang mundo ni Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.